Hello mga kantip, good morning po sa ating lahat. So welcome back to our channel. Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung murang setup. Ito po ang aming murang solar setup na in-order kahapon. Tapos in-assemble ni Ray. Ayan, so bali, free of charge po ito. Free of charge yung pag-install, pag-assemble. Binayaran lang, syempre binili nila yung mga materials na yan. Tapos, inassemble na lang ni Ray para pagdating doon sa customer sa nag-order ay kakabit na lang nila. So, ang battery ay, ano yun, Hal? 3SM na Electron brand. Free na rin po yung, ano niyan, yung battery solution na. Ilang liter nilagay mo dyan, Hal? 7 liters. And then, ang meron dito sa ating setup board, yung plywood libre na ni Ray yan kasi ritaso lang naman yan, tapos siya kilala naman. Pero just in case na may magpagawa na ano, na gusto na magandang klaseng board, pwede rin i-provide na lang nila. And then, Hal, explain mo, Hal. Go. Itong may nagpan kahapon si... Oh, sinabi ko na. Okay. Yeah, ito lang explain ko, naglagay kami ng controller na 20 amperes. Okay, yung controller na yan, may ano na, no? Charger? Okay, dalawang saksaka ng charger. Naglagay kami. Tapos request ng customer na maglagay tayo ng 100 watts na inverter. Kasi, naka-inverter. Oo, kasi magagamit sila ng cellphone, magsaksak ng cellphone. Kaya ito, nag-install kami. Tapos apat na ilaw na request nila, nalagyan daw ng switch. Ito na, nilagyan natin ng medyo social. Pwede naman tayong gamitan ng individual na switch na yung pag-isa-isa, kaso lang, para mas medyo mas maganda. Ito na maganda siya, malinis tingnan. Malinis. Bago, siyempre nilagyan natin ng outlet na 4 gang, para kung magsaksak sila, or maglagay na lang sila ng extension para dito. Dito kasi this is usual bulb dahil dito sa inverter na. 220 volts na yung lalabas dito, 220 na. Wait lang, Hal. Explain ko lang. Ito po ay solar setup. Okay. So this is the solar, na which is galing dyan ang kuryente, kung mag-charge ng cellphone. Ito naman, kung mag-charge sila ng cellphone na... Yung sasaksak mo lang, na 220. Oo, naka 220 volts na. Basta mabilis ito eh, no? Mag-charge dyan kaysa dito. Mabilis lang naman. Kasi ito, direct DC na, tatanggalin mo yung... Gagawa ka na siyang charger. Yung wire ng charger. Pwede ka na mag-charge dito direct, pwede rin dito direct na kasama. Yung charger. Kasi may mga charger na... Bilis ka be. Fast charger na gagaling dito. Dito sa kwan niya. Katulad nito, upo. Fast charger ito, nanggagaling dito. Gusto mo mag-charge na naka-DC lang, kable, dito lang. Hindi sa fast charger. Kasi normal lang. Nakit ka ng cellphone ipapanap. Dito, try natin, ha? Wait, ito is a... Wait lang, ito patapusin mo muna dito. Okay. Tapos ito, sige ako na. Ito ay mga solar bulb. Ito ay mga solar bulb. Ito ay solar bulb din. So yan mga naka-rubber. Mga naka-rubber socket na yan siya. At ito ay mga 12 volts. So inassemble na yan ni Ray. Secure na yung mga pinagdugtungan dito. Yan mga secure na yan. And then ang ano naman, ang wires. Ang haba ng mga wires na ito ay request ito ng customer kung gaano ito kahaba. Kasi nakadepende ito doon sa paglalagyan naman nila ng mga bulbs nila. Let's say for example, galing doon sa inyong ano, galing doon sa pinaglalagyan mismo ng board na ito, tapos halimbawa ito pa kusina, ito pa sala, ito pa CR, ito pa kwarto. Kaya iba-ibang sukat ng ano na ito, ng wires. At naka ano na rin siya, naka junction box. Para malinis. Next, sige, Hal. Ito, testing natin. Nilagyan ko ng medyo malaking clamp para hindi siya nag-loose. Hindi nag-loose. Tapos pag may idugtong, di ba, Hal, dito na rin din ikaklamp yung maliliit na clamp. Ito, positive. Kailangan gabay magkakamali. Siyempre, tingnan mo naman yung paano. Testing natin. Ayun. Ayan na. So, madali lang po yan, ha? Yung red, positive. Yung black, negative. Ito, gumana na agad, oh. 12.6. Hindi pa ito nakakargaps na siya yung kwan niya. Yeah. Try mong bunutin, Hal. Bunutin mo dyan para makita natin na gumagana na ano ito. Okay. So, sige. So, nag-ano siya, no? Nag-flash down siya. Okay. Ano mo ulit? Okay, yan. 6. Kasi tapos, may solution na yan. Yung panel, yung doon na sa kanila kasi mayroon na raw silang panel. Dudugtong na lang nila. Negative ito positive. Pero ang wire dyan is ano na yan, ha? Pang mainline, ano talaga? Mainline na wire. Yan. Tapos, dito tayo sa testing natin yung controller kung gumagana sa charging kasi pwede kayo mag-charge dito. Ito. Yan. Ito. Sample natin, ha. Ito, Hal. Dito. Pakita mo. Yan. Nakayan, no? Nakatusok. Kung gusto nyo mag-charge dyan. Okay. Box? Yeah. Yan, no? Mag-charge, oh. Yan. Charging. Yan. Diba? Okay.
Yan. Kung gusto niyo yung pwede dito, manual, walang kwan. Kunyari, kabli lang. Uh-huh. Gusto niyo naman gumamit nito. Ayan. So, ito 220 volts natin. Siyempre, i-on natin to. Ito. Dito ang on niya. Ayan, o. Yan. Gander na, o. Hangin, o. Yan. Lakas ng hangin. Okay. Ito, testing natin yung charge dito. Okay. Wait, ayusin mo dito. Pakita. Ayan. Yeah. Yan, o. Charging. Okay. Yan. So, ulit, hal. Tanggalin mo ulit. Okay. Okay. Sige. Close mo. Okay. Okay. We're going to test the, ano, the 220 volts now. Sige. Yan. Okay. Kaya pala ayaw mo ipakita ang ano, ha? Kaya nag-allergic ano ng itlog. Kain yan na naman ng itlog, ano? Ayan. Ayan. So, charging, ano, diba? Okay. Sabihin, gumagana yung athlete natin. Lahat yan, gumagana. Okay. Ito. Patayin muna natin ito kasi hindi naka-charge yung battery. Dito lang sa gilid yung ano yan. Dito. Yung on-off ng... Ano, ito, pwede kang magsaksak kayo dito ng TV. Lahat ng 220. Uh-huh. Ilaw na 220, pwede nyo saksak dito kung gusto nyo ng yes. Ilaw na 220. Halimbawa may ganito kayo na 220. Yeah. Yung mga nakakagaya no namin. Ayun, naka... Ano na yan. Halimbawa, mga ganyan. Tapos yung ganun din, na mga bulb na naka-extension siya, pwede nyo idiretso dito. Yan siya. And, pwede siya. Tapos, ano lang nito, Hal, ang downfall lang nito, halimbawa, magsasaksak sila ng mga TV, electric fan, is the battery, ano? So, anong advice mo? Titingnan nila dito. Kung pumunta na sa, mag-blink-blink na siya, mag-11 something na, sabihin, magbawas na sila ng stop na nila yung TV, mga ilaw na lang. Pero the best talaga is dagdag ng battery. Pwede ka lang magdagdag ng battery. Depende kasi sa panel. Ngayon, kung dadagdag ka ng battery, kung ang panel mo is malaki, mas advantage na mas malaki ang panel. Para kung dumagdag ka ng battery, di kayang-kaya na ng panel. So ngayon, dito sa 3SM nila, ilan daw yung battery ano nila panel? 200 watts. Mas okay yun. Okay yun. So, madali siyang mapuno. Ngayon, kung magdagdag sila ng another battery 3SM, ay di, okay na. Kasi 200 na yung battery. So, mas maganda kapag halimbawa, mabitin sila. Let's say, for example, ang panahon, di ba? Kung mag-isa pa sana ang battery or mas maganda yung mga 6SM na isi series na lang. Hindi. Parehas lang 3SM. Parehong. Ang advice ko kapag kung ano yung battery mo na una, tapos once na nagdagdag ka, same laki sila. Mm-mm. Pero ibig sabihin, halimbawa, yung gusto ng malakihan or yung sapat talaga ang kuryente nila, mag 6SM na lang agad sila. Tapos ang panel nila lakihan. Or kung ganito, nakastart kayo ng 3SM, dagdag ka na lang ng another 3SM na battery para i-series na lang. Para hindi sila malubatan. Just in case ng panahon, kagaya ng ganito, di ba? Tapos lakihan na lang nila ang kanilang panel. Okay. Ayun, ito. Ngayon, so, pagpaganahin natin yung ilaw. Okay, let's test the lights, the bulbs. Ay, ayun pala, nakaano na, nakasaksak. So, first light. Uy, yala ka. Kaliwanag. Next. Oh. Ito. Next. Ayun. Last one. So, switch. Ayun. Depende sa kanila kung ilang ilaw ipapakabit nila. Depende sa inyo kung ilang ilaw. Pwede mo naman yan na pagsabayin gamitin, pwede rin. Ay, hindi. Ano, Hal? Kuha ka kaya nang itry natin dito na ilaw. Meron tayo dyan, di ba, nung mga extension lights. Para matry natin. O, i-off mo na, Andrew. Sige. Okay. Off mo na lahat. Next. Basta gumagana yan. Next. Ang okay. Ayan na. Ay, wala tayong ano, extension na ilaw na ano. Okay. So, yun lang po, mga ka-antrep. Salamat po sa kay Mr. Orvida na nagpa-ano dito, nagpa-setup. Pangalawang pa-setup niya na yun sa atin. Diba? Oo. So, ayan. Thank you very much. At ayan, libre na po yung ano, tuwing nag, ano po si Ray nag-setup ng ganito. Actually, marami na tayong na-setupan before pa, no? Di ba, Hal, nakapandala pa tayo dati? Saan yun? Nueva Ecija? Saan ba yun pina-GRS natin? Pero, kwan yun, mga direct. Wala yung controller. Oo, wala yung controller. Wala yung controller. Wala yung controller para kung magsaksak sila ng cellphone, magkawa sila ng TV. Uh-uh. Pwede naman na walang controller na puro dapat yung appliances mo is busy lahat. Pero mas ano pa rin, advisable pa rin talaga yung controller kahit na hindi wala siyang inverter. Kasi pwede mo naman itong hindi gamitin. Kanyari, DC yung fan mo, pwede mo siyang gamitin para hindi siya gaano kumain ng kuryente. Kasi ito kumakain dito ng kuryente.
At saka maganda may controller para secure yung iyong battery, di ba? Kasi ano yun yung pinaka-security. Okay, ito controller, normal talaga ito, dapat may controller. Oo. Ay, inverter pwedeng wala yan. Oo, yung controller ang sinasabi ko na dapat meron talaga kada setup or kahit na yung normal lang sa bahay. So before po, nung ano kasi, na-busy kasi nito si Ray, pero ang daming nagre-request sa amin dito mga taga-ibang lugar kasi pinost ko yun dati. So marami nakapanood kasi may pinadeliveran kami ng... Saan man yun, Manuweba Ecija, setup yun kasi ginamit niya sa Babuyan niya, solar. Tapos sa Kindugan, tapos sa Green Island, sa Rojas, dahil, ayan. Oo, libali ayan, sisipagi na ito ulit, na busy kasi nung mga nakaraang ano eh. Ayun lang, thank you po. Ayan, comment lang kayo at message just in case na gusto niyo rin magpa-setup. Ganitong ano, napakamahal ng kuryente. Alam niyo po ba na dito sa, hindi naman sa ano, sa dami ng ilaw namin, wala kami mga appliances, TV lang, tsaka ceiling fan, electric fan. Pero sa dami ng ilaw namin, ang laking tipid ng aming, magkano lang yung mga ginabayaran natin hal ng kuryente? Diba, ang taas na ng kuryente ngayon, pero yung binabayaran namin, nandiyan lang sa 1.4, 1.2. Sa dami ng ilaw namin. Oo, sa dami ng ilaw namin talaga. Tapos syempre may shop pa. Pero yung ine-expect dapat na dapat umabot kami ng 2 plus, yung ganun lang yung binabayaran namin. Kasi nga, halos lahat ng ilaw namin naka-solar. Tapos sa kwarto, yung mga ceiling fan na dalawa, ano din, solar. So, hindi lang naman yung main purpose na baka main purpose doon, in case na mag-run out, mag-ilaw. Yes. Yung pinaka-main purpose. Po ay darating na rin or magkakaroon na rin tayo ng deep cycle na battery, yung pang-solar talaga na hindi na kailangan ng ano, na mga solution kasi mas ano mas malaki at mas matagal yung deposit no ng kuryente kaya mas ano siya kumbaga mas matibay or mas long lasting yun siya. Oo, pag brown out baka charge ka na sa phone, let's say ano brown out isang araw. Oh, ayun. Ilang sa patitipid yung kuryente? Yung ano talaga? Pag once na brown out, ready ka. No, ang hirap kayo nung may maliit ka na mga anak tapos brown out sa gabi. Tapos, madilim or walang ceiling fan or basta hindi ka makapag-charge lalo pag nasama naman panahon run off pa. Kaya kailangan talaga yung solar. Yun lang. Thank you so much!